Narito ulit tayo para sa edition na ito sa mga dragon fruit cuttings. So ito pong pinapakita ko sa inyo ay isang cuttings na may ugat na. So bali ito po ay binabad ko sa tubig na may growth hormone solutions. Kasama po itong mga narito na nakita nyo. So kung napansin nyo, meron na siyang ugat for almost 2 weeks. Ayan guys, meron na siya. Konti pa lang. Medyo ilang sentimetro pa lang yan, hindi pa nga isa. Pero ang pinaka-importante, may ugat na siya guys. So ayan. So tingnan niyo mabuti. Ayan. Ang pinaka-importante kasi nito guys, ang pag binabad ko to sa tubig na may growth hormone solutions para mapabilis yung pagtubo ng ugat ng mga cuttings. So para pagdating ng panahon na mahaba na yung ugat niya ay madali natin mapatubo yung ano, yung cuttings na yan at mabilis na yan tumubo. So isa-isahin natin to. Ayan, meron na rin siyang ugat, pareho lang nauna, same this one, ugat na din, medyo mahaba-haba. At ito naman, meron din isa. Ayan, and this one, meron ng dalawa. Ayan. At ito, may dalawa ulit or tatlo na ugat. At ito naman, isa, dalawa. At ito, pinakamaraming lumabas na ugat. Ayan. Medyo mahaba na yung ugat niya. Ayan. So, ganyan ka-effective yung ano, growth hormone solution na hinalo natin sa tubig. So ito naman yung ibang cuttings na kasabay niya. Kasabay nung naunang grupo na yon. Kaya lang wala pang mga ugat. Siguro kaya wala ang ugat pa ito dahil mumura pa ito eh. Napagalo-halo kasi yung mga cuttings na pinutol ko dun sa trunk. So ito merong isa, merong ugat. Pero mostly wala pa. Ito wala din. Mura pa lang itong trunks na to. So bali nag pruning kasi ako eh. So ang purpose nito ay para maka tayo ng bagong mga branch ng dragon fruit. Ayan. So ang pinakamaganda, yan, ito yung container na may growth hormone solution. So ibabalik ko na guys para mag-aantay ako ng 7 weeks. Actually 7 weeks. Pitong araw. Yan, ibabalik ko na yung mga may mga ugat na. Itong may mga ugat na, it takes 2 weeks pala bago siya nagkaroon ng ugat. Ayan. So binabalik ko na to para mag-antay tayo ng ano, another 7 days for updating ka ng ano, kung ano nangyari sa ugat nitong mga dragon fruit na to na cuttings. I-update ko kayo para at least malaman natin kung humaba ba o namatay yung cuttings natin. Kasi ang ginawa ko is binabad ko sa tubig, hindi ko nilagay sa lupa. Ayan. So itong isa hindi ko talaga to kinat kasi ang purpose para malaman ko kung gaano kabilis yung paglabas ng ugat niya kahit hindi siya kinat. So ayan, buo siya, wala siyang ano, hindi siya cut. Pinutol ko lang sa may pinaka-base. Ayan. Pero wala pa akong nakita doon na ugat. Ayan. So ito, balikan natin to. So ito yung mga mura pa lang ata to kasi may pula-pula pa yun. Ayan. O ito. Kung nakita nyo mga may pula-pula sa dulo. Siguro mura pa lang ang ano nito eh. Trunk niya or yung mga cuttings na to. Kaya
mayroong kulay na pula. So, pahinsya na, hindi ko kasi na-segregate yung mura o may matanda ng trunks or cuttings. So anyway, ang pinaka-purpose lang naman ito ay para para magkaroon tayo ng bagong rooted na cuttings for another branch ng ano, dragon fruits, para may marami tayong puno. Ayan. So ayan guys, yan, naibalik ko na lahat. Magantay lang tayo ng another 7 days para malaman natin yung kung anong development. So yan muna guys, salamat sa ano, update ko kayo. Kung sa tingin nyo nakatulong ang video na ito, please like and share and subscribe na din kayo for more updates. Thank you.